drop. Guys, ngayon po, pag-usapan natin ngayon mga idol, no, kung ano yung mga bagay na dapat natin isalang-alang bago tayo pumasok sa negosyo ng pagbababoy o backyard figure. Yung number one po na dapat nating isalang-alang bago tayo pumasok sa pagbabackyard is yung location po natin, ano. Para po sa akin, dapat po yung location natin is malayo po sa mga bahay o nakaagwat na mga, kahit sabihin na natin na 100 meter na walang nakapaikot o mahigit 100 meter, no? Basta malayo po sa mga bahay para hindi po maudyok o hindi mantala yung pagkakalagaan natin. Kung maramihan po yung alagaan natin, halimbawa 10 o mahigit pa, dapat po is malayo sa mga bahay, kasi once na magreklamo po yung mga yan, yung amoy ng tayo at udumi at ihi ng kanilang ating babuyan is mabaho, sigurado po yung operation ng ating alaga is ng ating piggery is maghihinto po yan once na magreklamo po sila sa barangay o petisyonan po tayo, no? Sigurado malaking lugi yun para sa atin, kaya dapat pag tayo ng ating piggery, magpaplano tayo na gagawa ng ating babuyan is yung malayo po sa mga bahay, no? Yan po yung number one na tip natin, no? Yung number two po is yung water supply po natin, no? Dapat din po na pag magpagawa tayo ng piggery o halimbawa nakapili na tayo ng malayong lugar na walang mga bahay sa paligid natin, dapat din natin isang alang-alang na dapat po yung supply ng tubig natin is sapat talaga para sa gagawin nating piggery, kasi yan po yung number one na kakailanganin ng ating mga alagaang baboy, no? Yung tubig talaga. Yan po. Number three po is yung mag-aalaga ng ating baboy, mag-manage. Para di po tayo malugi, no? Para ma-sure po natin na kikita po talaga tayo, dapat po is pumili po tayo ng tao na kapag kakatiwalaan natin na aalagaan niya yung ating mga baboy o ating mga hayop, na isisiguro po natin na talagang i-income po tayo at di po tayo malugi. Mahirap na rin po kasi na magnegosyo po tayo na ibang tao lang yung mag-aalaga o palagay natin. Maghahanap tayo ng tauhan na sisulduan lang natin. Advice ko lang po sa inyo, piliin niyo po yung tao talaga na willing na kumita, mahal yung trabaho, di po na sahod lang yung hinahanap, no? Kasi malaking puhunan po kasi yung kakailanganin natin sa pagbababoy, no? Simula pa lang sa pagpagawa ng kulungan, malaking puhunan po yung ating ilalabas dyan. Kaya po dapat siguruduhin po natin na yung taong makukuha natin o sasawuran natin is mapagkakatiwalaan po, no? Number 4 din po, no? Dagdag natin sa tip natin, bago po tayo mag-alaga ng baboy is dapat po makwenta na natin kung magkano yung perang ilalabas natin, no? Magkano pera yung gagastusin natin sa pagkain ng ating alaga, sa pagbili ng ating bihik, o ilang baboy yung sisimulan natin sa pag-aalaga, para hindi po ma-short yung ating budget. Pagka-estimate na po natin na halimbawa 5 piraso lang yung nababoy yung ating kayang alagaan, kasi estimate po natin pagka bibili po tayo ng bihik is dito po sa amin 3.5 yung pinaka mababa, no? 3.5 sa ngayong 2023. Tapos yung sa pagkain po is maghahalaga po yan ng palagay natin kulang 10,000 palagay na natin isang baboy, 10,000 yung makakain. So dapat po mabudget na po natin yan, no? Bago po tayo mag-alaga.
At siyempre pagka wala rin po tayong, ano ba, wala pa tayong kulungan, dapat po yan po yung mga bagay na dapat nating babajitan o malaman kung magkano yung gagastusin po talaga natin. Kung halimbawa, magsisimula po tayo sa isang ilahin, pwede rin po. Depende po sa atin kung ano yung diskarte na ating gagawin po. Sinishare po lang po sa inyo yung munting kalaman kung paano po tayo magsimula sa maliit na baboyan. Kasi po is dapat po, is dapat meron po tayong ano, no? Power supply, elektrisidad, no? Kasi kailangan talaga mangilaw yung ating baboy para makaiwas din sa pagnanakaw o ano man yan, o mga ahas na makapasok sa ating kulungan. Dapat po is meron din po tayong ilaw para in case na gabi na gustong uminom ng ating alaga o kumain, for safety na rin po. Salamat po.